Hello guys, kamusta? Ito na nga guys, may mainit-init na balita tungkol sa Starlink. 'Di ba na delay siya nung last year, but this time may binigay na silang month kung kailan nila i-release ngayong March 2023. Ayun guys, tara alamin natin yung full details. Tara, simulan na natin. Ito na nga guys, simulan natin sa website ng Starlink. Bali dito sa map nila, nag-update na sila nung kung kailan magiging available sa Pilipinas. Nakalagay na dito is starting Q1 or quarter 1 ng 2023. Diba last time, ano siya, Q4 ng 2022. Which is good thing siya guys. Then makikita natin guys sa Yugatech. Nag-publish sila ng article. Starlink finally launches in PH by March 2023. Nandito yung mga details guys. So diba last time na-discuss natin na yung authorized integrator nila at reseller is yung Data Lake. Then yung possible price is 5,500, which is speed nya is 100 Mbps to 200. Then yun nga, si Data Lake ang magpo-provide ng services as reseller, as authorized reseller and integrator. Then yung possible price ng satellite dish is around 599 or 33,000. Then yung monthly plan niya is $99, which is equivalent to 5,400 sa current conversion niya guys into dollar. Then to guys, then other source ng news natin guys is yung inquirer.net. Nagpublish din sila ng article related dito. Then yun nga, yung price niya is $599. Then yung monthly subscription niya is $99. Bali guys, yung Pilipinas pa lang ang pinakang magiging unang magkakaroon ng Starlink connection dito sa Asia. Tingin ko nag-base sila sa data. 'Di ba last time guys, yung Philippines ang texting capital of the world. Ngayon, Philippines ang number one sa panonood ng vlog. Then sa paglalaro ng video games at sa panonood ng streaming content like Netflix and other streaming services. Kaya tingin ko yun yung isa sa dahilan ng i-priority ang Pilipinas. Then ito guys, check muna natin yung website ng Data Lake. Then dito nga naka-state na authorized sila ng Starlink as integrator. Then may post silang isang article ito. Data Lake to offer Starlink to businesses and government organization in the Philippines. Ayun guys, tingin ko yung priority nila this March 2023 is yung mga businesses and government facilities para magkaroon ng Starlink, lalo-lalo na yung mga remote area like schools. Yun, din yun, malaking bagay yun. Diba last time may program ang DICT na yung internet ng masa. Tingin ko yun yung related. Then dito sa order form ng Data Lake, dito mukhang lang talaga pang business kasi kailangan na position, then pangalan ng company kung ano yung mag-avail. Bagay na bagay to guys sa mga yung mga resorts na malayo sa internet connection or mahina yung signal. Lalong tingin ko lalakas yung tourism nun parang at least pwede dong mag-work kahit naka-vacation style. Yun, kung stable yung connection, isang din yun selling point para sa mga may mga resort yung malakas ang internet, lalo na yung
yung nagka-travel ka tapos pwede kang makasagot ng email or ano, may mga urgent. So at least andun ka pa rin sa area. Ayun guys, tingin ko yun yung initial plan nila na i-priority yung mga ano, mga businesses and government facilities like school, mga municipality or mga barangay na ano, may nasiglan. Lalo na pag may calamity, importante yun. Pero hopefully sana ano, yung residential plan and yung RV within this year din, tingin ko kaya naman, nasa first quarter pa naman tayo eh. Ayun guys, yung mga ano pala, mga source ko ng article na dyan lang sa ano, sa description yung link, pwede nyo siyang mabasa. Ayun guys, salamat sa panonood. Comment lang kayo guys kung may question kayo, try natin sagutin. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.